PBA Studios. We're very eager to show this film. It's been a long time, and finally we're ready to show it. As you know, Smaller and Smaller Circles is based on a novel by a Filipino author, F.H. Batakan. And I read the book in 2015 when it first came out, and immediately I thought it would make a really good film. Raya, I think, can tell you more about his journey as the director. Nakakatawa kasi, bigla ko naalala, nung pinag-usapan ni Ria yung libro before, sabi niya, this would make for a great movie. Tapos nagtatanong siya kung sinong okay na director na pwedeng gumawa. So, ako naman parang okay si ganito, si ganyan. Alala mo pa sinabi ko pa parang, oh, si Mike De Leon would be perfect for this. I'm a fan of Mike De Leon. Tapos, later on, naglalakad ako sa mall, na-realize ko, parang gusto ko itong i-direct eh. So, sumulat ako sa kanya ng Facebook message. Tapos sabi ko, alam mo, nung bata ako, gusto ko maging pare, pero kailangan nasa US ako pare kasi dollars yung bayad doon. Tapos gusto ko talaga ng mga serial killer na genre, na horror, suspense, ganyan. Talagang kumbaga nag-audition ako sa Facebook. Tapos yun, sinabi nila later on na yun talaga yung, parang they also had me in mind. So, from there, we started to put together making the book into a movie. Kasi malaki yung fan base nung book eh. I mean, more than 10 years ago, they started to teach it in some schools. And now, more and more schools are teaching the new book that's published in New York and being released here in the Philippines as well. Kaibigan yung NBI director na ginagampanan ni Bembo Rocco. Siya director ng Stilosa. Magkaibigan kami, tapos nakiusap siya sa akin na tulungan siya na mag-imbestiga sa mga killings na nangyayari sa mga bata dahil nahihirapan silang isolve. So, yun, kami ng character ni Sid Lucero, ni Father Lucero din, na dati kong estudyante. Yun ang aming ginawa, nag-imbestiga kami at inalam namin kung sino ba at anong nangyayari ko ng problema. If we, Father Jerome Lucero, who is the student slash apprentice slash colleague of Father Gus, and yeah, basically they're like they investigate crimes and they're two different minds working together. Ako po dito si Joanna Bonifacio, ang isang katulad niyo na journalist, tapat na journalist na naging estudyante ni Father Gus, at isa ako sa mga tutulong para mahanap kung sino ang pumapatay sa Payatas. So yun po. Si Director Lastimosa dito ng NBI, puro sa mga pare dahil specialty nila ang ganitong klaseng mga krimen. Medyo may politika doon sa bandang NBI na yun, kaya yun lang ang medyo kakaiba. No, I couldn't talk so much about what is my role or... But I could definitely say that I'm one of the victims dito sa Pilipinas. I guess the smaller role, pero I guess mag-move forward to this story na yung pangalan po si Carding. Additions that she made to the novel para maiba, would you know? This film is based on the expanded novel. Mm-hmm. Yeah, we decided to adapt that one kasi it's mas malaman siya. Uh-huh. I think yung main difference is that, yeah, there's more about yung alleged church abuse in this expanded novel. In terms of treatment, naging gaano ka naging faithful dun sa material? Even you translated it from novel to film.
nung when I was collaborating with sila Ria for the screenplay, we made sure na sobrang faithful kami doon sa book kasi marami ng fan, may malaking fan base yung book. And I think kumbaga ang nasa isip ko yan para yung ano eh, in a way parang, you know, nung lumabas yung movie ng Harry Potter, people had so much expectations na dapat ganito, dapat ganyan. So we didn't want to disappoint all of the lovers of the book. But also, for example, yung second half niya, especially nung ending, hindi ko na lang sasabihin yung ending, surprise siya for everyone. Ibang-iba siya from the book. So kumbaga, there's something for everyone, and we want people na hindi pa nakakabasa na nakapanood ng movie to pick up the book and also be as excited to discover the story. So to answer your question, pareho siya at magkaiba siya at the same time. Ang pelikula ay tumatalakay sa killings or serial killings ano ng mga bata sa payatas and all that. Meron ka bang more or less itong sundot or I would say may sinasabi pa yung statement tungkol sa state ng violence sa ating bansa? Well, in smaller circles, I don't think it's a political statement because it's not. Yung story sa book is set in 1997. And curious siya kasi yung sinulat ng author nung 1997 seems similar to what is happening around us. But I think yung isa sa mga gustong talakayin ng movie is we really have to look closer. Kumbaga parang ito lang yung nakikita natin pero may mas malalim pang kahulugan or mga pangyayari na kung bakit ito nangyayari. So it's beyond, I think, political matters kung ano yung gusto sabihin ng movie. Pero bilang filmmaker, may pumapasok ba yung more or less stand mo sa mga nangyayari dito sa ating bansa? As a filmmaker, gusto kong gumawa ng pelikula na relevant sa atin ngayon. And I think we watch a movie na tinitingnan natin kung ano yung nangyayari around us. And so, I think when you see the movie, you will understand kung how it connects to what's happening around us and how we should look at it.